Sa kaugnay po ng balitang yan, kumambyo ang China sa ginawa nitong aksyon laban sa mga sundalong Pilipino. Ayon sa gobyerno ng China, ginawa lamang raw nila ito dahil umano sa illegal na rotational resupply mission ng Pilipinas. Tunghayan ang detalye ng balita mula kay Alvin Pelobello. Nanindigan ang gobyerno ng China na ginawa lamang ng kanilang Coast Guard personnel ang nararapat na aksyon laban sa tropa ng militar at ng Philippine Coast Guard sa Ayungin, Seoul. Hindi bababa sa 9 na tauhan ng Philippine Navy ang nasugatan dahil sa pangaharas, pang-aagaw ng baril at pananakit ng mga CCG personnel sa kasagsagan ng resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin. Tinawag ng Foreign Ministry ng China na illegal ang resupply mission ng Pilipinas. Bahagi lamang daw ng pagpapatupad ng batas sa South China Sea ang ginawa ng mga tauhan ng China Coast Guard. Itinanggi rin ng China na hindi sila nanakit sa mga tauhan ng Pilipinas at inakusahan na nagdadala ng mga construction materials sa BRP Sierra Madre ang tropa ng militar. Sa mga larawan at video na binahagi ng Armed Forces of the Philippines, makikita ang paggamit ng dahas ng Chinese Coast Guard personnel sa mga tauhan ng PCG at ng AFP, gayon din ang ilegal na pang-aagaw ng baril sa tropa ng militar. Makikita rin ang matinding pinsala na idinulot ng CCG personnel sa gamit ng mga militar kabilang na ang nasirang navigation machine ng isang rigid hull inflatable boat ng Pilipinas. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and as you highlight, it could lead to something bigger and more violent. And so we're going to continue to stand with our Philippine allies. Kahapon, naghainan ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa gobyerno ng China. Para sa Euro TV News, Alvin Pelobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.